17 ng Pebrero, Lunes ng ika-anim na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Dumating ang mga Pariseo at nagsimulang makipagtalo kay Jesus. Gusto nilang subukan si Jesus at humingi ng isang makalangit na tanda. Nagbuntong hininga siya at sinabi, "Bakit humihingi ng palatandaan ang lahing ito? Talagang sinasabi ko sa inyo, walang tandang ibibigay sa lahing ito." Kaya iniwan sila ni Jesus at sumakay sa bangka patawid sa kabilang ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, gusto nilang subukan si Jesus at humingi ng isang makalangit na tanda. Noong kapanahunan ni Jesus, naniniwala ang mga Hudyo na ang pagdating ng Mesiyas, ang pinahiran ng Diyos, ay may kasamang mahimalang kapangyarihan. Ngunit hindi naging pamamaraan ni Jesus ang ipahayag ang kanyang sarili bilang pinahiran ng Diyos sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Nalulungkot siya sa kanilang paghingi ng isang tanda. Dumating si Jesus upang ihayag at anyayahan ang mga tao na tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Nagbuntong hininga si Jesus mula sa kaibuturan ng kanyang espiritu, nakadarama ng kabiguan sa pagiging bulag ng mga Pariseo sa mga pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng dako. Buksan sana natin ang ating mga mata sa mga tanda ng pag-ibig ng Diyos sa ating paligid at kilalanin siya hindi lamang sa mga panahong maganda ang ating buhay, kundi lalo na kapag ito'y nasa pinakamadilim at pinakamalungkot na yugto ng ating buhay. Sa panahong iyon, higit na mararanasan natin siya kung hahayaan lamang natin. Pagsasagawa, anong mga tanda ng mahimala at makapangyarihang pagkilos ng Diyos ang nakikita mo sa paligid?